Check kwa na huhumaling tumira dito sa ating bansa. At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Bakit nga ba gustong-gusto ng mga Chekwa na tumira dito sa ating bansa? Gayon, ang ating bansa naman ay mahirap na bansa. At ang opportunity dito sa bansa ng Pilipinas ay masyadong mahirap na para sa mga Pilipino. Idadagdag mo pa ang mga illegal na Chekwa na pumapasok sa ating bansa. Ang tanong, bakit nga ba gusto nilang magkaroon ng Filipino passport sa ating bansa? Number one, tinataya na ang mga Chekwang ito ay maaaring espiya ng China o di kaya ang mga taong ito ay may balak na gawing illegal dito sa ating bansa. Nakitaan nila na ang ating bansa ay madaling pasukin at gawin ang kanilang mga gusto basta't may pera lang. Kung kaya't hindi nakapagtataka na ang isang Chekwa ay naging isang mayor ng ating bansa, ang isang Chekwa ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya sa ating bansa. At napakaraming Chekwa ay nagkaroon ng mga business dito sa ating bansa na illegal, lalong-lalo na ang Punggu Hub na sa ngayon ay sinasalakay ng ating bansa. Nakitaan nila ng butas ang kahinaan ng local registry ng ating bansa, lalong-lalo na ang late registry, PSA, Bureau of Immigrations, and Department of Foreign Affairs. Nakitaan nila ang kahinaan ng mga ahensyang ito kung kaya't madali nilang nagagawa ang kanilang mga gusto at tinatapatan lang ito ng pera nang sa ganun magkaroon sila ng mga Filipino passport. At dahil na nga sa mga picking dokumento na yan ay nakakakuha sila ng pasaporte ng ating bansa at nagkakaroon sila ng oportunidad na tulad din ng isang Pilipino. Buti naman kung ideklarado na sila isang Pilipino. Nang sa ganun, anuman ang mga biyaya nila sa Chekwa ay hindi na nila ito mararanasan. Kung kaya nagsisilbi rin itong sampal sa ating gobyerno na bakit ganito, masyadong mahina yung filters natin, yung safeguard natin para busisihin ang mga Chekwang ito para hindi sila makapasok at makakuha na anuman dokumento gamit ang picking dokumento. Naglalaro tuloy sa ating isipan at sa isipan ng ating national security kung ano nga ba talaga ang gustong gawin ng mga Chekwa dito sa ating bansa. Nagiging multi-purpose yung kanilang mission sa ating bansa. Makapasok ng illegal dito sa ating bansa, makagawa ng illegal sa ating bansa, pasukin yung ating political system nang sa ganun unti-unti silang maghari dito sa ating bansa. Kung kaya't masyado itong nakakagulat na matagal natin itong hindi napansin. At ngayon lang natin binibigyan ng pansin. At salamat sa ating mga senador na binibigyan nila ito ng effort para kutuhan yung mga Chekwang ito na pumapasok sa ating bansa na illegal. Number 2, nagkaroon ng balita sa China na nagkaroon sila ng Exodus China. Ito yung umaalis yung mamamayan ng Chekwa tungo sa iba't ibang bansa na kaya nilang pikihin ang kanilang mga dokumento tulad na lamang ng Pilipinas. Dala na nga na hindi maganda yung patakaran ng Chekwa ngayon na kahit napakayaman mo sa bansang Chekwa, kung ito ay gugustuhin ng China na kukunin ang iyong kayamanan, ay mapupunta ito sa Chinese government. Nakikita ng citizens ng China na walang kasiguruduhan sa programa o sa mga patakaran ng China sa ngayon, kung kaya't mas ninanais nilang lumabas at manirahan na lang sa ibang bansa. Kung kaya't isa ito sa mga nag-uudyok sa mga Chekwang ito, na pinili ang Pilipinas na gustong manirahan. Hindi rin natin alam kung ano ang batas ng Chekwa dito kung sakaling nahuli sila dito sa Pilipinas na kumukuha ng Philippine passport at malaman ito na China. Ano kaya ang gagawin nila sa mga citizens nila na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon o gusto nilang takasan ang kanilang bansa gamit ang dual passport? Nawa mabigyan din sila ng kaparusahan sa kanilang mga bansa nang sa ganun maiwasan din ng bansang Chekwa na mag-alisan ang kanilang mga mamamayan. Ang masakit dito kapag nagkaroon sila ng dual passport gamit ang Philippine citizenship at Chinese citizenship, pag pumunta sila dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila dito yung kanilang mga kademonyohan ay pinupunta nila dito, yung kanilang illegal activities ang ipinupunta nila dito. At kapag pumunta naman sila sa kanilang bansa sa China ay nagiging malaanghel sila na parang wala silang ginawang mali dito sa ating bansa. Kung kaya't napakahirap itong tanggapin, salamat na lang at nagising na ang ating gobyerno at tinitignan na ito at trinatrabaho na ito ng ating gobyerno. Nawa na ang mga ganitong illegal Chinese
na pumapasok at gusto manirahan at gusto maging Pilipino sa ating bansa ay kanilang hinuhuli at pinipigilan. Nakikita natin na parang nagiging salot na ang mga Chico sa ating bansa para na silang sakit na dumadapo at pumapasok sa ating bansa dahil na nga ginagawang katatawanan ang ating ahensya. Nagagawa nila ang kanilang mga illegal activities, illegal na dokumento sa ating mga ahensya at nagmumukhang tanga at nagmumukhang parang walang safeguard yung ating ahensya at nakakapasok ang ganitong karaming Chekwa na illegal para maging Pilipino ng ating bansa. At ang masakit pa dyan ay nahahawakan pa nila ang kapangyarihan ng ating bansa sa politika at business. Tila baga feeling ng mga ilang Chekwa na pumapasok sa ating bansa na illegal ay gusto ng mga ilang Chekwa na maging probinsya ang Pilipinas. Mainam na dapat na itong baguhin ng ating bansa at maglagay na ng mas stricter na security ng ating bansa laban sa mga Chekwang ito at laban sa mga dayuhan na gustong pumasok sa ating bansa hawak ang illegal o faking dokumento. Number 3, nakikita nila na dito sa Pilipinas ay masaya. Nakikita nila na madali lang ang buhay dito sa Pilipinas. Basta't may pera ka, nabubuhay ka dito at maganda yung kabuhayan mo. At nakikita rin nila na hindi sila inaapi ng mga Pilipino, hindi sila pinagkakaisahan ng Pilipino. Bagkus sila pa nga ang siga dito sa ating bansa eh. Pag nagkumpul-kumpul yung mga Chekowa sa isang lugar, nako, sila po yung nagiging bida. At yung mga Pilipino inaangasan pa ng mga Chekowa. Nakita ng mga Chekwa yan na masyadong mabait ang mga Pilipino. Kung kay at ilan sa mga Chekwa na illegal ay gusto nila lang tumira dito sa Pilipinas. Dahil sa tingin ng mga Chekwang ito ay hawak nila ang alas basta't may pera lamang sila. Nakita nila na parang natatakot yung mga Pilipino sa mga Chekwa. Dala na nga na ang impression natin sa mga Chinese ay may pera. At kaya nilang hawakan ang ating gobyerno. Kaya nilang impluensahan ang ating gobyerno. Kung kaya ilan sa ating mga kababayan ay umiiwas sa mga Chekowa dahil medyo ang tingin natin sa kanila ay may hawak na alas. Maraming Chekowa naranasan nila dito ay yung lavish life, yung billionaire's life or millionaire's life dito sa ating bansa. Pero kapag pumunta na sila sa bansang China, na sarili nilang bayan, hindi nila kayang gawin yan. Hindi nila kayang mabuhay doon na parang bilyonaryo o parang milyonaryo. Pero dito sa Pilipinas, magamat dahilan sila, ay nagagawa nilang mamuhay na parang milyonaryo at bilyonaryo. At nagagawa nilang pasunurin ang mga Pilipino. At nagiging workers nila ang mga Pilipino. Nagiging kasangkapan nila ang mga Pilipino. Nababaliktad ang sitwasyon. Dapat ang Pilipino ang boss dito kaysa sa mga Chekwa. Yung mga Chekwa yan ang mga trabahadores natin. Pero pag pumunta sila dito sa ating bansa, ang mga Pilipino pa rin ang trabahadores nila, ang boss nila Chekwa. Kung kaya't nakita yan ng mga Chekwa na oportunidad na sila nagiging hari dito sa ating bansa. Puno na ang salop at kailangan na natin itong kalusin. Sobra na ang ginagawang illegal activities ng China dito at sobra na yung kanilang pagkamkam ng mga oportunidad sa ating bansa na dapat mapunta sa mga Pilipino. At saludo ako sa mga senador, sa mga leaders ng ating bansa na sinasagupa at linalabanan ang mga ganitong sitwasyon, ganitong pamamaraan ng mga Chekwa sa ating bansa. Huwag nating hayaan na sila magiging hari ng ating bansa gamit ang kanilang kapirahan. Huwag nating hayaan na masilaw tayo sa mga pirang ipinapakita ng mga Chekwa. Marahil tinitignan na rin ng ating gobyerno ang mga naunang Chekwa na nagkaroon ng Filipino passport gamit ang mga faking dokumento. Siguro tinitignan na yung taong 2016 hanggang sa kasalukuyan na nabigyan ng mga pasaporte o nabigyan ng mga Filipino documents. Ngunit kahinahinala ang kanilang pagkatao. At sa ating pagpapatuloy pa, kinggan natin ang report. Monica, ginagulat ng lokal ng pamahalaan ng Santa Cruz na ganito karami pala itong mga na-discover ng NPI na 200 Chinese na kumukuha ng mga peking dokumento dito sa kanilang local registry. At ayon naman sa kanila, sa ngayon ay patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon para masolusyonan ito. Halos 200 mga Chinese ang na-discovery kumuha ng pasipikadong group certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. Still continuing to investigate yung Santa Cruz NCR, mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz.
Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa isyu noon ng pamimeke ng dokumento. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang nangyari. Immediate talaga na ginawa when this issue arise is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo kakomunicate na kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Diskubre ng NPI Southeastern Mindanao Region o SEMRO ang talamak na pamameke ng mga dokumento matapos mahuli kahapon ang isang 21-anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Department of Foreign Affairs sa Davao City. Dala nito ang mga falsifikadong Certificate of Live Birth, Driver's License at PSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply ng Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanya, sabi niya, doktor. And nung tinignan namin, hilot ang nakalagay. So, he wants to become a Filipino. 2013 pa umano ito, nag-apply ng late registration sa Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Pero nagtataka ang DFA at NPI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya or Tagalog at kaunting English lamang kahit sinabi nitong dito umano siya nag-aral sa Davao City. Nang imbestigahan, napatunayang Chinese national ito. Kanina naman, inamin naman ang suspect na taga Fujian, China siya. May Chinese passport at 10 taon na sa Pilipinas. Tuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sasampahan ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name, and concealing true name. Samantala, Monica, naging paunayan naman ang NBI sa lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Bureau of Immigration at itong sa National Intelligence Coordinating Council para hanapin kung nasaan na itong halos dalawang Chinese national na kumuha ng peking dokumento dyan sa registrar ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz.